Hello, good morning. Kumusta po tayo mga people? Andito na naman ang inyong lingkod si Kamerlin, Agimatera at Ritualista at Manggagamot. So, kumusta po tayo mga peeps? Ito pala, maganda pala hindi magsuklay ng buhok o nakalugay. So, bago ang lahat mga people, ang pag-uusapan natin ay maraming klase tungkol sa spiritual. So, sana yung mga baguhan dyan, na mga nanonood, pa-click sa bell at pa-subscribe na lang people para updated kayo lagi sa mga ipopost ko na video. So, tayo naman dito sa spiritual people ay more on agimat, no? More on agimat po tayo rito people. So, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang madaling araw, magandang gabi sa ating lahat mga people. So, ito po ay naka-filter lang po tayo para magmukha tayong fresh, no? So, ang pag-usapan natin people ay tungkol sa agimat, mutya at iba pa na kung ano pinaka-mabisa at pinaka-maganda sa lahat. So, sa mga nanonood, maraming salamat talaga sa mga pagtangkilik ninyo sa akin, lalo na dyan sa Davao, sa mga pulis, no, na nanonood. Shout out sa inyo, sir, ma'am, mga madam, mga ate, mga kuya, mga people, mga anakis. So, maraming salamat sa inyong paniniwala tungkol sa ating kakayahan, no. Ako naman po ay isang babae lamang na malakas lang ang taglay ng pananaliksik ng mga mutya at mga herbal, kalikasan. More on kalikasan talaga ako, people. Bakit? Kasi ang kalikasan yun kasi ang pinaka the best sa lahat, no? So, dito, makikita mo po, may mga agimat din tayong suot-suot. Minsan, marami akong karga, minsan wala. Kasi sa tattoo ko pa lang, people, marami naman tayong mga tattoo sa katawan, mga orasyon na gumagana sa ating buong pagkatao. Ayan. Yan sa ating mga ano, katawan. So, napuno talaga tayo ng tattoo. People, yan. Yan, dito ha. Dito rin sa ano natin, mayroon din tayong tattoo. Ito kasi, people, ito yung pagka binirahan ka ng kapwa mo. Yan ang, kaya ito pinatattoo ko. Pabalik, pasumbalik yan. Pasumbalik. Yan ang meaning yan, pasumbalik. Saint Benedict. Tapos, meron tayo dito. Saint Benedict magkabilaan. Dito ko nilagay sa dibdib dito sa harapan ko. No? Marami pa po 'yan dito. Mayroon tayong mga tattoo, mayroon tayong dito mga tattoo. Ito naman mga lucky charm. More on lucky charm ako dito, people. Dito mula dito, mga lucky charm ang nakataglay ng mga diwata. Ayun. Ito sa dito na nakaliwa ang ano. Ito naman sa sugal 'to eh. Yan, puro sa kaliwa na ilagay ko yung mga pampaswerte ko. Hindi ko mapansin bakit nasa kaliwa yung mga pampaswerteng nakatatak sa akin, no? Pero mayroon ako dito si San Miguel. Yan, pagka lumaban si San Miguel at kinakampihan ko, halos masusunog yung kamay ko sa init, no? Sobrang init talaga. Oy, mayroon ng pagkain mga aso. Ah, doon sa likod. Ano sanayin sa ano yun? So, sorry po. Ngayon, people, ako naman, makita mo, may sator, mayroon dito sa mga dalira, pero dito sa kabila, wala pa. Yan, puro tayong mga ganyan, mga ganun, mga tattoo, no? Kasi sa likod, marami din yan, people. Marami din yan sa likod. Tapos dito rin sa tiyan, hindi ko na pwede ipakita kasi baka maano tayo ni YouTube. Sa mga nanonood sa akin, maraming salamat sa inyong paniniwala talaga. Ngayon, pag-usapan natin, kasi ako, nakatagpo na ako ng iilang mga mutya na ako mismo talaga nakadiscover. Alam niyo ako, minsan lang ako naniniwala. Kahit alam mo, ako isang agimatera, isang ganito, isang nasa spiritual na gawain, people. Pero, nagdadalawang isip pa rin ako kasi minsan hindi ako nakakatagpo ng mutya eh. No, sabi ko, totoo kaya yan? Minsan, nagdadalawang isip tayo, di ba? Kasi minsan ang tao, to see is to believe. Ganun. Iyan din po ako. To see is to believe talaga ako, people. Ngayon, nung matagpuan ko na ang mutya, kahit gaano pala yan kaliit, pagka itinadhana pala yan sa'yo, people, sa'yo talaga. Kasi nung sa dagat, people, ang nakatagpo kasi sa akin ng mga mutya ng dagat ay yung partner ko.
hindi talaga ako nakakatagpo sa dagat ng Mutia. Ang iba lang, natatagpuan ko yung matang dagat, yung bayuko, yung mga shell, yun. Malakas ako dyan, bulalakaw, malakas ako. Pero natagpuan, ang una-una ko natagpuan na Mutia sa dagat ay bulalakaw. Sa bagay, hindi naman yata Mutia yung bulalakaw eh. Yung kulog ang natagpuan ko, pinakauna sa dagat pa, no? Ito yata, oh, ito siya. Ito yung people. Ito nasa loob. Yan siya. Yan ang tunay. Kasi, una, kaya ako naniniwala dito na ito pala ay tunay na kulog. Kasi binigyan ako ng, yan, binuksan ko na. Binigyan ako, ito mismo ako talaga nakakita. Binigyan kami ng kaibigan ko ng ganito. Kulog daw. So, mga ilang piraso din, marami din. So, iniisip ko kasi, baka sinimento lang. Diba, pwede naman kasing sementuhin eh. Sabi ko, baka sinisemento lang itong kulog na to. Sabi kong ganun. Huwag mo muna akong disturbuhin, Brad Pitt. Sorry ah. Ito po ay kulog. Ayaw ko kasi madisturbo pagka naglalive ako. Ito ang kulog na galing sa dagat na ako mismo nakatagpo. Ang sabi ko, ano yan, holen? Una kasi natagpuan namin, napakaraming holen. Ang mga aso sa likod, wala pang kain. Ano to, holen? Ang unang natagpuan ko, people, yung holen ng bata, yun ang natagpuan kong una. Sumunod, ito, kaya sabi ko, bakit may parang holen na bilog? Tapos, nung makuha ko na, sabi ko, ala, naalala ko, binigyan ako ng kaibigan ko ng ganyan. Sabi niya, kulog daw. Eh, ganyan, kapareho eh. Kaparehong kapareho. Tapos siguro mga naka-anim kami ng tagpo nito sa isang araw. Kasi unas yun eh, walang tubig. Doon namin nakita. Nung bumalik na yung tubig, hindi, wala na, takpan na siya. Nakakuha rin ako ng malaki-laki nito, people. Malaki. Yan o. Kaya sabi ko, tunay nga, totoo nga. Yun, doon ka na ako nag-believe. Doon na ako naniniwala. Natuntuo ito. Totoo pala to. Na pagkalikasan ang gawa, hindi gawa ang tao. Kasi iniisip ko, yun oh. Ayun yung pakikita, no? Yun oh. Bilog na bilog siya. Bilog na bilog. Tapos makinis na makinis. Yan. Yan ang Mutia ng kulog. Alam mo, people, ang Mutia ng kulog. Ang isang Mutia ng kulog, pagka mayroong kang yan, ako meron pa ako mga ilang piraso. Pagka ang Mutia ng kulog, meron ka ng ganyan. Isang sigaw mo lang sa tao para na silang nabibingi. Naalala mo, natandaan mo na pag ang kulog kumulog, pag yan lumadugon, boom, ganun sa taas, di ba? Parang tatakot ka, ganun. Ganun na reaction natin, di ba? Takot ka na agad. Ano yun? Kakatakot, ganyan, di ba? Lalo ng mga bata, tatakot ako mama kasi may kulog. Ganyan, 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 di ba? So, yan, pagka ikaw, totoo na yan, totoo yan, people, kasi pag ako sumigaw dito, at kasi may karga rin akong kulog, pag sumigaw ako, pag, yun lang din ang problema pagka tayo, meron tayong alagang kulog sa ating katawan, kasi pagka oras na nagagali tayo, para talaga tayong kulog, kasi napakalakas ng birada. Lakas yung buhos talaga mula sa kailaliman talaga yung galit mo, buhos talaga, para pa ganun talaga. Ganun din kasi ako pag nagalit eh, parang ganun talaga eh. Kaya yun ang problema sa mayroong ganun, kasi yung galit mo hindi mo makontrol, tapos yung boses mo napakalakas, nakakasindak talaga ng tao, nakakatakot, mapapatras yung tao sa'yo pagka yun ay sisigaw ka. Totoo yan, people, kasi pag nagalit, ganun eh, napapansin ko, nag-are-react yung mga tao sa akin pag nagagalit ako. Ganun talaga. At saka ikaw yung taong hindi marunong umurong. No, pag may mga mutya ka sa katawan, hindi ka marunong umurong. Sugod ka ng sugod. Wala ka nang pakialam. No? Basta nasa katotohanan ka. Yun ang mutya ng kulog, people. Ngayon, yung mutya naman ng dagat, yung alimango. Alimango naman ang nakuha ko, yun. Napakaliit noon, hindi ko pa nakuha doon sa nilagyan ko. Nakita nyo naman yun sa vlogs ko dito eh. Napakaliit noon, nagsabi pa ako sarili ko, nako, ang lakas ng ano ng alon. Bubuga o luluwa ng mutya ang dagat pagka malakas ang alon ng karagatan.
bagsik talaga yun, lalabas talaga ang mga mutya noon, people. Kaya babalik nga ako sa Biyernes doon kasi ngayon, ang dagat, sige, buga, lakas ng alon, lakas talaga ng hampas ng alon ng karagatan. Kaya ako naman, dahil nagsasaliksik talaga ako ng mga mutya, gusto ko kasi people, ako mismo ang nakaka-discover. In case na marami ako matagpo ang mga mutya, magbahagi ako, pinapalimusan ko. Ganun po, dahil totoo yun eh, totoo yun. Totoo ang pinapakita ko sa inyo, walang kato, walang halo. Ayoko kasi nung mga mutya ako gawang tao, ayoko niyan, gusto ko yung totoo. Yung lahat ng mga mutya na nakukuha ko, totoo po yan, lalo na yung mutya ng nangka, totoo po yun. Kaya sa akin ang pampaswerte ko, more on pampaswerte ang tinataglay ko. More on panawag ako sa pampaswerte people kasi mas gustuin ko yung swertihin ako ng swertihin kesa babagsakan ng babagsak, kesa gagawa ka ng kasamaan sa kapwa, di ba? Ako kasi people, wala akong inaagrabyadong tao. Ayoko ng ganyan. Ako dito sa bahay, ang trabaho ko dito, gawain ng bahay. Sa likod ng bahay, tatrabaho, magtitingin sa pagkain ng manok, kung wala, kung hindi makapaggawa, hati-hati kami sa trabaho. Trabaho ng lalaki, tatrabahoin ko rin. Pagkatapos noon, at kung okay-okay na konti, balik na ako sa spiritual, kung may mga shipping, gagawin ko na, kung may gagawin mga bracelet na katulad nito, ginagawa ko na. Ganun po ako. Tapos alis na, mag-mission na. Ganun lang po ang mga ginagawa ko, people. Kaya, napaka malakas ang mutya kesa sa agimat. Ang mutya, people, wala ng dasal. Automatic yan, gagana. Kasi yan, ipinagkaloob yan eh. Pinagkaloob yan. Pero, yung mga tao naman na hindi makatagpo ng ganyan at gusto lang bumili, okay din yun. Bibili ka sa tao, bibili ka sa agimatero, agimatera, suriin mo mabuti na yung mga gamit niya ay totoo at legit. Ganyan. Hindi tayo basta-basta. Ako, alam mo, ako hindi ako basta-basta namimili ng gamit sa kapwa, agimatero, agimatera ko, kung hindi tunay yung gamit, no? Pero sa mga agimat o medalyon, yan ang mga medalyon, talagang hindi pwedeng sabihin kalikasan ang may gawa niyan. Tao talaga ang may gawa niyan, people. Kaya mas mainam na mutya, kalikasan ang alagaan natin. Oh, temporary munang off muna akong people kasi kakain na. Maraming salamat, naway nakakuha kayo ng konting idea. God bless po sa ating lahat.